Nagbabalik na naman ang iyong Radtech na magsasaka. Kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to subscribe. Dooms TV, agri tayo at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking masusunod na video. So today mga ka-farm bin, ang isishare ko sa inyo is ano ba yung mga program ko sa pag-aalaga ng kape. So be specific tayo mga ka-farm bin, ano ba yung mga vitamins na kailangan ng mga kape. Alright? So meron kasi tayong mga kaibigan naging kasama sa trabaho dati at mga kasama natin sa trabaho ngayon na parang mga ka-farm babies, na-encourage po natin sila na mag-alaga ng kambing, lalo na kung halimbawa meron kang lupa na maluwang naman din na pwede mong pagpastulan. Alright? Kasi mga ka-farm babies, bakit maganda mag-alaga ng kambing? Unang-una, number one, ang kambing ang kinakain lang isda mo. Alright? Kahit saan po yan, nandyan lang po ang damo. Alright? Hindi siya mahirap alagaan. Hindi siya kamukha ng baboy, manok, na nag-ibigs tayo. Okay? Sa kambing mga ka-farm bill is damo lang. Okay? Tayo mga ka-farm bill, ito hindi ko naman inaano guys ha, hindi ko naman na parang it's my own, sa akin lang. Siyempre, lalo na kapag tayo mga nag-i-start na mag-goat farming. Yung kasi iba talagang may kaya talaga na, lalo na yung mga big feeder na nag-i-feed talaga sila. Kaya lang naman kasi yung mga, halos yung mga kambing nila is full blood. Alright, tayo isa lang yung full blood natin si April. Tapos yung iba natin mga kambing is mga F-series lang yan. Okay? So, eto si April. So, si April mga guys, talaga napakalambis na kambing. Yan. Minsan nga, nangangamoy na nga ako ng kambing. So, purely, ang kinakain lang po ng ating mga alagang kambing is damo lang talaga. Alright? So, ayan mga ka-farm bill, ginawa natin yung video na to mga ka-farm bill is para akin. May nagtatanong kasi sa atin kung ano mga dapat nilang gawin sa pag-i-start, lalong-lalo na yung mga nag-uumpisang mag-goat farming. So tayo mga ka-farm bill, nag-start tayo noong 2021. So medyo bagito pa rin tayo mga ka-farm bill sa larangan ng pag-aalaga ng kambing, pero dahil sa marami na tayong na-attend na seminars. Then, mga naging kaibigan na veterinarian. So, nakahingi po tayo ng mga advice na kung paano mag-raise ng kambing. Alright? So, lahat naman tayo mga ka-farm bill is dadaan sa atin na minsan talagang mamamatayan tayo ng mga alaga ng kambing. Okay? So, hanggat maaari mga ka-farm bill, lalo na kapag magaganda na po yung mga alaga natin kambing. So, hanggat maaari, nasa zero tayo. Zero mortality. So, yung dapat natin gawin, ito na mga ka-farm bill. Alright? So, ganito ka mga ka-farm bill. Yung program ko, ha? Yung program ko by my own, ha? Kasi lalo na kapag nag-aalaga ka ng kambing, nasa iyo yan mga ka-farm bill. Okay? So, natatakot-takot dito. April! Lagi kang ano? So, eto si April para makita nyo. So ayan mga ka-farm bill, back to the topic tayo. Okay? So kapag teething po, okay, ang discussion natin. Kapag teething mga ka-farm bill, once po na newborn yan, okay? So ang program ko is nabibili po ako ng tiki-tiki and then at saka cherry pear. Okay? Then, kahit alam po na nagagatas pa rin po yung uminom yung gatas sa inahin niya, sa mother niya, so nagbibigay pa rin po tayo. Okay? Bisan kasi yung mga inahin mga ka-farm bill,
ayaw magbigay yan, ay ayaw magpasuso. Alright? So, sa feeding yon. So, ang ginagawa natin is 1 ml na tiki-tiki every morning, tapos kapag gabi is nagbibigay tayo ng cherry curd. 1 drop din po. Alright? So, hanggat maaari mga ka-farm pig sa mga feeding, at least nasa 1 to 2 months po ako nagbibigay ng ganun. Okay? Tapos kapag 3 months na sila mga ka-farm bill, so doon na tayo mag-i-start. Okay? Mag-i-start na tayo ng twice a month tayo nagbibigay ng vitamin B complex sa kidney. Alright? So, ayan. April? Hey, April. So, ayan mga ka-farm bill. So, tapos na tayo sa kidney. So, pag-general na tayo. So, ang maintenance ko po ng sa pag-aalaga ng kambing mga ka-farm bill. Unang-una ang ginagawa natin is sa ang ano ko kasi ang program ko is every 30 15 28. All right? So baka medyo ano kaya, medyo nalito kayo. So, sa month po natin, nag-i-start po tayo magbigay ng vitamins. Start tayo sa every 15 days ako. 15, 30, and 28. Okay? So, nag-purchase tayo ulit ng ano, mga ka-farm bill. Nag-purchase tayo ng vitamin D complex. So, tara. Kasi mga ka-farm bill, napakalakas kung magbigay ng ano, ng vitamin D complex. Vitamin D complex. So ito na ano na to, nasa 500 ml na. Okay? Binibigay ko po yung vitamin D complex kapag 15 and 30. Okay? So ang pagbibigay nito mga ka-farm bill kapag 1:10. Okay, paano ba yung 1:10? For every 10 kg na timbang po ng kambing, equivalent siya sa 1 ml. All right? Kung halimbawa yung kambing nyo is nasa 50 na siya, so 5 ml po ang bibigay natin. Alright? Ito, binibigay ko po ito is 15 and 30. Alright? So, yan ha. Vitamin B complex plus amino acid. Okay? So, ang function po ng vitamin B complex, lagi ko po sinasabi sa inyo, is para mag-boost yung appetite nila. Less stress. Okay? So, amino acid. Ano ba ang function ng amino acid? Para i-build up yung mga muscles. Alright? Then, electrolytes. Okay? Para hindi po sila ma-dehydrate. Alright? Okay? Next. So, every combine po ng ano, ng vitamin D complex pag every 15 of the month is with iron. Okay? Nagbibigay tayo ng iron. Okay? So, same pa rin. 1:10. Okay? For every 10 kg, 1 ml tayo mga ka-farm bill. Okay? Iron. So, ano ba ang function naman ng iron? Ang iron mga ka-farm bill is for anti-anemia. Para hindi mag-anemic yung ating mga alagang kambing. Alright? So, ito binibigay ko lang once a month. Alright? Once a month lang. Okay? Every 15th of the month. Okay? Next. So, nagbibigay din tayo ng vitamin AED. ADE. Alright? Or yung iba kasi ha, meron pang isang vitamin AED. Okay? Ito naman, AED. ADE. Alright? So, vitamin A, vitamin D, and vitamin E. So, binibigay natin to kasama po ng vitamin B complex
every 30, every 30th of the month. Alright? Ayan ha. So, ayan. Okay, so, ito kasi maganda ito mga ka-farmbill, lalo na sa mga babaeng kambing. Alright? Ini-enhance nila yung fertility. At the same time, siya kapag mayroong vitamin D, alam mo naman yung para nag-glow. Alright? So, ito yan. Next mga ka-farmbill is, ito na yon. Bakit 15, 30, 28? So, ganito mga ka-farmbill. Ako ha, ang discarte ko lang ha. So, nagbibigay po tayo ng every month kapag nasa 20, usually kasi lagi ako, yung program ko kasi is always na 28 of the month. So, nagbibigay tayo ng ivermectin. So, ano ba yung ivermectin? Ang ivermectin mga ka-farmbill, ito yung pang deworm. Okay. Ako mga ka-farmbill, so may mga nagsasabi na yes, every 3 months. Pero ako mga ka-farmbill is nagbibigay po ako monthly. Kaya lang mga ka-farmbill, ang binibigyan ko lang, ang ivermectin naman is at least 0.5 lang mga ka-farmbill ha. 0.5 lang. Huwag kayong mag-exceed doon. Okay? 0.5 lang. So kapag mababa yan, at least is nasa 0.2. Okay? Sa mga bata. Huwag na huwag po kayong mag-ano dito, mag-exceed. Baka sabihin niyo, magbibigay ako ng 2 ml para mas lalo. No. Okay? Mali po 'yon mga ka-farm, hindi po baka o kalabaw yung mga alaga natin is kambing. All right? 0.5 lang. All right? Ivermectin pang deworm. Internal and external. Okay? Pero tayo mga ka-farm bill, hindi na tayo, ako kasi dahil regular ako nag-deworm. Usually kapag halimbawa yung mga kambing natin is pregnant na, hindi na po ako nag-deworm. Okay? Pero meron din po na pang deworm para sa mga buntis. Yung Fendabison ba yun? O yun, basta yun, okay? Basta Fen. Fen, yun. Pero kasi hindi po kasi nag-deworm kapag buntis, lalo na kapag buntis. Hindi ako nagbibigay. Kasi ayoko mag-risk, okay? Ayoko mag-risk. Tutan na sanay na rin tayo sa way natin na ganitong pag-aalaga mga ka-farmbill. Talagang hindi na ako nagbibigay, lalo na kapag buntis na. Kasi alam po naman yung program natin is talagang healthy po yung mga ating mga kambing. Kahit damo lang po yung mga kinakain nila, wala tayong feeds. Alright? So yan. Okay? Talagang ano tayo mga ka-farmbill, dahil naubos na po yung amino acid natin, so nag-purchase na naman tayo ng 1 kg para sa kanilang tubig. Okay? So, salamat. So, lahat mga ka-farmbill ng mga nabibili ko mga monthly maintenance ko para sa mga aking mga alaga is nabibili ko lang sa Shopee. Okay? So, para makamura kayo sa Shopee. Okay? So, mga ka-farmbill, ito nag-purchase naman tayo. Ito naman, water soluble. Okay? Ito yung sa calcium. Ano naman, chef? Alam naman natin yung calcium. Calcium para sa bone. Okay? Then, minerals and multivitamins. Okay? So, ito mga ka-farmbill, binili naman natin ito is para sa tubig nila. Okay? So, inahalo po natin ito sa tubig na iniinom nila. So, be sure yung iniinom na tubig po ng ating mga alagang kambing is hindi po sila chlorinated. Okay? Kasi kapag chlorinated, siyempre, maalis po yung vitamins and minerals para ma-waste lang. Okay? So, ayan mga ka-farmbill. So, bumili na naman tayo ng 1 kg. Napakamura lang ito. It's 230 lang sa Shopee. Okay? So, magagamit mo lang matagal. So, yan ang lagi ko sinasabi sa inyo mga ka-farmbill. Huwag na huwag kayong mag-ipig sa inyong mga alaga. Alright? Lalong-lalo na sa mga kambing mga ka-farmbill. Why? Kasi, ang kambing mga ka-farmbill, at least pa 155 days yan. Okay? Ang gestation niya. So, once na kapag nabuntis na yan, from nabuntis siya hanggang pag paglaki ng tiyan niya is yung paghihintay po natin is 5 months. Okay? So, hanggat maaari mga ka-farmbill, wag na wag po natin silang titipirin lalong-lalo na sa vitamins. Okay? Dahil yung paghihintay po natin, kapag mahina po yung immune system ng ating mga alagang kambing, paglabas po ng kids, mga kidding guys, mga yung iba, 1 week lang namamatay kasi napakahina. Okay, so yan mga ka-farmbill, lagi kong sinasabi sa inyo ang pag-aalaga ng kambing.
huwag nyo po natin itipirin. So ayun mga kapamilya, ilalagay natin sa ito yung sa ginagamit natin para sa tubig nila. Alright, so muli mga kapamilya, maraming pong salamat sa panonood, sa lahat ng panonood po natin na sa ating mga vlog. Maraming pong support, maraming pong salamat sa support mga kapamilya. Okay, God bless you and